kapwa-kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umami ang daigdigan, lahat ng naroon. Umami ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ay nang bibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, nakarating sa pandinig ng rinang ng Siba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamilyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas, at nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman niya ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi ito na ipaliwanag. Humanga ang rina sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niyo ng inumin, ang handog na inaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang rena sa kanyang nakita, kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa iyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinanilita nila sa akin." Sapagkat ang iyong karunungan
ay talagang higit kaysa inuulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang iyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang iyong Diyos, na nagpalala sa inyo, nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanman hindi matumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga tuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap at ang sinasabi nila ay pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga, kayo man ba'y wala ng pangunawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo nalalaman na nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Hindi. Sapagkat hindi naman ang pumapasok yon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob ng tao
ay nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, kumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muli tayo nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Pinapabura niya tayo. At ito ang ipagdasal kung tayo'y kanyang sinagot sa ating mga kahilingan. Tayo po'y pinagpala. At ang natanggap nating pabor sa Panginoon, yun din ang idasal natin sa kapatid natin sa katabi. Yung ginhawa na nakaraos tayo, natanggalan ng tinik sa lalamunan. Yung iba nakabinbin pa. Yung iba'y nakaratay pa. Yung iba'y may pinagdaraanan pa. Ang iba'y nabibigatan pa. Kung ano ang ipinagkalob sa atin, idasal natin na mangyari ito sa kasama natin sa loob ng simbahan at sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Tayo po'y magkakasama. Ang kapalaran ng isa, kapalaran ng lahat. Ang ating pagbasa ngayon, ukol sa namumutawi sa ating labi. Ano ba lumalabas sa ating bibig? Sabi ng Panginoon, kasi noon may mga itong pagkain ito ay hindi nararapat. Sa Ebanghelyo, ang sabi dito, sa pagsabi nito ay basa, sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Kasi yun ang atensyon nila. Ano bang pagkain na nararapat? Hindi dapat ito. Ang konsentrasyon ni Jesus, hindi yung pumapasok sa bibig, sa tiyan at ibinudumi. Hindi po yun. Kung hindi ang nanggagaling sa labi mo, sapagkat kung ano ang nilalaman ng puso mo, yan ang lalabas. Ano ba ang naririnig ng tao sa iyo? Ang pastime ba nating chismis? Mga marites, mga mariposa. Hindi natin mapigilan. Kating-kating na yung ating labi. Lalo na yung yung mga detalyeng nakakakuha ng atensyon. Lalo na sa panahon natin ng social media. Marami na ang mga sinabi. Hindi lamang sa politika, ayoko pong pasukan yon, na nakakasakit, nakakahati, dibisyon. Binanggit ng Panginoon, paninirang puri, chismis, isa pa yung pagmumura, ang lulutong pa. Bawat kilos, mura. Sana nung panahon noon, tinuturuan kami, Jesus, Maria, Jose, O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Kung nabigla ka, purihin ang Santissima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Wala na akong naririnig na ganun. Yung pious invocation na may partial na indulensya. Ngayon, kung nabibigla ka, mura. Yung iba, Ingles,
pa-English pa. Yung nakikita sa, narinig sa TV. Akala, uso. Diba? O sa Tagalog, mura din. Pag pinarating mo sa tao yan, minura mo, sinaksak mo yan eh. Minura kita. E tayong mga Pilipino, kita niyo yung mga mukha niyo. Matatapang na. Nawala na yung ngiti. Nawala na yung pagkagwapo niyo. Nawala na yung pagkaganda niyo. Wala na yung matang kumukuti-kutita. E minura kayo. Sige. O yung lengguaheng nagpapababa sa tao. Sasabihin sa bata, kulang pa, hindi pa sapat. Ito ang kulang sa iyo. Sa Ingles, you are not good enough. Ang tingin mo sa tao, walang kwenta, walang silbi. Yan ba yun ang gagawin? Examine natin, sarili natin. Yan ang ebanghelyo. Ingatan natin ang nanggagaling sa labi. Unang pagbasa, unang hari. Diba, tungkol kay Solomon, diba sa ebanghelyo, sinabi, may higit kay Solomon dito. Hindi nyo ba alam na ang reyna ng Sheba, reyna ng Sheba, nang galing pa sa malayo upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Yan ang ating unang pabasa, unang hari. Ang layo ng pinanggalingan ng reyna ng Sheba. Totoo nga. Kung mapakinggan mo si Haring Solomon, ang ganda, naaakit, kaaya-aya, napapaantiga yung puso, tumataas ang yung balahibo, nagbibigay ng inspirasyon para gusto mo na magmarcha at magprosesyon. Ha? Ganyan. Eh yung marinig ka ng kabataan, ba? Naniniwala ka sa sarili mo at kaya mo. Bigla na lang yung pinakamahusay sa sarili mo ay tinatawag at lalabas. Ayan, pag nilayan po natin, ano ang lalabas sa bibig mo? Masasamang salita ba? O mga salitang kabutihan na magpapaganda, magpapaangat, magpapalakas? Pag narinig ng kapwa mo, yan lang po. Tulong ni Maria, ina ng laging saklolo, Miyerkules ngayon. Nawa po, ang lumabas sa ating bibig, mga salita ng karunungan at nakakaantig ng damdamin upang ang makinig sa atin, nagpapasalamat sa Diyos na nabigyan natin sila ng inspirasyon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang ibang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ang ating tutugon po, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal.
Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka nang higit sa lahat. Hinili namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalo mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay handog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging sakloloy, Birhen ng Lourdes, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkahit inuming pagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa balig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nalulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamintang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakuntangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kailingan niyo ang kanan nagsusumam sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw-ibig na paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati